Ang storyline na to ay hindi ko sinisigurado kung fan-made ba o karugtong ng interhigh. Nabasa ko lang to sa isang libro ng Slamdunk Season 2 na naglalahad ng buong laban ng Aiwa Academy at Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko to sa isang libro at hindi naka-manga version. O sa madaling sabi, walang mga animated features na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who been struggling to pay rent. Don't wanna work, get a sick. Aiwa versus Shohoku, Chapter 36. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ay nagpakitang gilas itong si Muroboshi nung nagawa niyang maistilan si Akagi sa loob. At diretso na nga siya papuntang pass break. At hindi lang yun. Dahil nga sa pagkatumba ni Rukawa, isang easy steal din ang kanyang nagawa. At ito na i-convert niya sa isang puntos para itaas ang kalamangan sa anim. At dahil dito, napanghinana ng loob ang buong Shohoku. Pero hindi nagpadaig ang henyong Sakuragi nung pinakitaan niya tayo ng isang matapang nagalawan nung hinamon niya ang buong Aiwa na sumabay ang gustong sumabay sa kanyang dunk. At dito ay nakaramdam ng takot ang buong Aiwa. Kaya naman, puntos para si Shohoku. At naibaba na nila ang kalamangan sa apat. 90-86, pabor sa kupunan ng Aiwa. At malapit nang maghuling isang minuto. At dahil nga sa dunk ni Sakuragi, ay humanga si Sawakita. At itong si Masashi ay napatayo sobrang gulat sa tapang na pinakita ni Sakuragi. Grabe itong may pulang buhok, napakatapang na klase ng tao. Sa buong buhay ko ngayon ako nakakita ng malalaro na tulad mo. Buong buo ang puso sa laro. Kaya sa susunod nating pagkaharap, tandaan mo Sakuragi. Bilang respeto ko sa iyo, ibubuhos ko ang lahat ng makakaya ko. Wika ni Masashi na napahanga ni Sakuragi. At ngayon, possession naman ng Aiwa. At hawak-hawak ni Muroboshi ang bola at nagsiset ng isang play. Team, alam nyo na, dating gawi, sumunod lang kayo sa plano, sigaw ni Muroboshi. At gaya nga ng inaasahan natin sa kanilang play, nagkat na naman sila isa-isa at nag-i-screenan din. Yan na naman, ano ba naman Aiwa? Wala na bang bago? Nakakaumay na yan ganyang estilo ng paglalaro. Nakakainis, nakakalito ng sobra. Wika ni Kiyota. Oo, paulit-ulit nga sila ng play na yan. Pero hindi mo ba naisip, Kiyota, na ganyan ang epektibo nilang ginagawa para madaling makapuntos? Tugon naman ni Maki. Nang biglang nagsalita si Coach Takato. Oo, tama ka Maki. Nakakaumay na dahil paulit-ulit sila. Ngunit sa play na yan, nakakasilip sila ng butas sa depensa ng Shohoku. Tugon naman ni Coach Takato. At ayun nga, patuloy pa rin sila sa play na yon. At itong mga Shohoku ay nalilito na naman. Team, huwag kayong malito. Focus lang kayo. Hindi pwedeng makapunto sila dito. Wika naman ni Miyagi. Ngunit itong si Sakuragi ay hindi makafocus. Kainis, takbo sila ng takbo. Hindi ko tuloy alam kung saan pupunta ang bola. Kainis naman oh. Wika ni Sakuragi. Pusa inyo mga kasama. Epektibo ang ating estratehiya. Sigaw ni Muroboshi. At nakita na nga niya ang mayabang na power forward ng Aiwa. Kaya naman agad-agad niyang binato ang bola para sa isang alley-oop. Naku, patay kayo Shohoku. Nalito na naman kayo. Isang alley-oop. Puntos na naman nila. Bulong sa isip ni Coach Kitano. Kaya naman sa taas, libreng-libre na itong mayabang na power forward ng Aiwa para sa isang slam dunk. Eto na, humanda na kayo. Hindi makasabay sa bago naming estratehiya. Mahihina, sigaw ng mayabang na power forward. Ha, sabi ko na nga be, bulong ni Sakuragi. Nang walang ano-ano, sumulpot siya sa taas para i-block ang tira. Nandito na ako gunggong, hindi ka makakapuntos. Ngayon mo, ilabas ang yabang mo, sigaw ni Sakuragi na sobrang taas ng talon. Ano? Papaano? Nandito agad siya? Nako, naloko na, hindi to maaari. Wika ng mayabang na power forward ng Aiwa. At ayun nga, dahil na-check ni Sakuragi ang play,
isang supalpal ang inaabot ng mayabang na power forward ng Aiwa sa kamay ng henyong Sakuragi. At sa kanya nga napunta ang bola. Kaya naman tumatakbo na sila para sa isang pass break. At talagang Sakuragi ang may hawak ng bola. "Nice one, Sakuragi! Dalian mo!" sigaw ni Ayako. At itong Sakuragi ay diretsyong-diretsyo na sa basket. Ngunit sa pag-angat niya ng bola, nandoon na rin para si Muroboshi taas at nag-aabang kay Sakuragi para bawian ang kanyang makakampi. "Sakuragi, akin ka ngayon! Wala ka nang pupuntahan pa!" sigaw ni Muroboshi habang naka-ere sa taas. "Ha! Isa ka din, Gunggong! Ako ang henyong Sakuragi at laging may plano!" pagyayabang na tugon ni Sakuragi. Sabay pasa ng bola kay Rukawa. "Nice pass, Gunggong!" bulong ni Rukawa. Sabay angat ng bola sa taas. At sa pagkakataong ito ay wala nang sumabay sa kanya. Kaya naman isang slam dunk na ang ginawa niya para ibaba ang kalamangan sa dalawa. 90-88, pabor sa koponan ng Aiwa. "Ayun, puntos! Ang husay niyong dalawa! Talagang hindi ka nagpapatalo! Sige pa, kunin niyo ang panalo! Huwag kayong susuko-suko! Galingan niyo pa!" sigawan ng mga tagahanga nila. At dito nga'y linapitan ni Miyagi itong si Sakuragi. "Oy, Gunggong, akala ko ba nalilito ka sa kanilang opensa? Bakit nagawa mo pang i-block ang tira? Henyo ka ba talaga?" wika ni Miyagi. At gaya ng inaasahan, pag pinuri mo ang Gunggong, nagyabang na naman ito. "Oo, kulot, yun ang tinatawag kong secret weapon ng isang henyo. Magpapanggap kang nalilito, pero sa katunayan, alam mo kung saan pupunta ang bola. Siyempre, henyo yata to." Pagyayabang na wika ni Sakuragi. "Ha, nagyabang na naman ang Gunggong na unggoy," bulong ni Rukawa. At sa kabilang banda naman ay possession na naman ng Aiwa. At gaya ng dati, si Muroboshi naman ang nagtitimod para sa kanilang opensa. "Magaling, nagawa niyong pigilan ang aming opensa. Ngunit sa pagkakataon na to ay hindi na kayo makakaulit pa," wika ni Muroboshi sa mukha ni Rukawa. At itong si Rukawa na bumabantay sa kanya ay sobrang seryoso naman. At agad-agad niyang inatake ni Muroboshi ang depensa ni Rukawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya makalusot. Aba, naging mas mahigpit na ang depensa niya. Pero laging may butas sa isang mahigpit na depensa, bulong ni Muroboshi. Kaya naman nag-fake pass siya papunta sa loob ng basket para sa kanyang power forward. "Huli ka, papasa mo pala, akin na yung bola," sigaw ni Sakuragi at napakabilis na tinakbo ang direksyon ng bola. Nang biglang, fake pass lang pala ang lahat. "Naku, isang peking pasa. Naku, naloko na. Libre na yung mayabang na yun," bulong ni Sakuragi sa kanyang isip. Kaya naman agad-agad na nag-bounce pass itong si Muroboshi patungo sa mayabang na power forward ng Aiwa. Nang walang ano-ano, sumulpot si Miyagi ng napakabilis sa direksyon ng bola. "Huli ka, mabagal ang pasa. Susunod, bilisan nyo ng konti." "Ano? Papaano? Paano siya nakapunta na ganun kabilis sa direksyon na yun? Ang bilis niya sobra!" wika ng gulat na gulat na si Muroboshi. At ayun na nga, isang napakalinis na steal nga ang nagawa ni Miyagi. At ngayon, tangay-tangay na niya ang bola. "Husay mo, kulot! Hindi talaga matatawaran ang bilis mo! Dalian mo! Bawian na natin sila!" wika ni Sakuragi. Kaya naman sa kanila na ang possession at nagsiset na sila ng bola para makapuntos. "Team, hinay-hinay lang! Huwag nating madaliin!" wika ni Miyagi habang nagtitimon sa kanilang opensa. "Oo, tama yan, Miyagi! Huwag niyong madaliin! Siguraduhin niyo yung puntos na yan para may tabla na! At saka, kung libre si Mitsui, bigyan niyo para makuha na natin ang kalamangan! Dalian niyo! Laban lang!" sigaw ni Ayako. At itong buong tagahanga ng Shohoku ay nagsisigawan na din. "Shohoku! Shohoku! Ipasok niyo na yan! Patunayan niyong dapat kayong katakutan! Shohoku! Laban lang!" sigawan nila. At ayun nga, malapit nang mag-last 1 minute. At dahil sa pinakitang husay ng Shohoku, ay naibaba na nila ang kalamangan sa dalawa. At sa pagkakataong ito, sa kanila pa ang bola. Maipapasok kaya nila para maitabla na ang score at maaaring lumamang pa sila. Ano kaya ang kalalabasan ng laban ng ito? Shohoku kayang mananaig o ang Aiwa?
Abangan natin susunod na bahagi.